Gaano mo katagal kayang pigilin ang iyong paghinga? Gaano kalalim ang kaya mong sisirin? Ito ang free diving. Sierra Belli, Tubong Vintar, Ilocos Norte, ang founder at head coach ng Ilocos Sirena Free Diving Community. Nagsimula lamang ito bilang isang libangan na unti-unting lumaki at naging misyon. Kaya naman noong 2017, iniwan ni Coach Era ang buhay at trabaho sa Maynila at bumalik dito sa Ilocos Norte upang ibahagi ang kanyang passion. Nag-start ng Ilocos Sirena is 2017. But before, prior to 2017, nag-dive na ako noon. So, isa sa mission kasi namin nung sa group na sinalihan ko sa free diving is tatlo. Una doon is to teach non-swimmers on how to survive in open water. Pangalawa doon is to take care of the ocean by reducing the plastic, the single plastic use. And do coastal cleanup, and as much as possible, we have to reach out the yung mga bata sa school. Sasabihin namin sa kanila yung life underwater. And then third is to go home to your hometown para mag-spread kung ano yung number one at number two na mission namin. Pagudpud na siguro ang pinakasikat at kilalang beach destination sa Ilocos Norte. Kaya naman, doon ang kauna-unahang naging dive spot ng Ilocos Sirena. Mula sa mga larawan at videos nakuha sa pagudpud, nag-trending ito sa social media at nakita ng mga Ilocano. Dito, unti-unting nakilala at lumaki ang grupo. So what got me into diving is that noon, yung boyfriend ko, si Paeng, nakita niya sa website a year ago, mga 2019 pa daw, na meron ng Ilocos Sirena dito. Pero hindi siya nagkaroon ng chance na i-look into it pa siya kasi parang hindi pa siya known. Up until lockdown, sobrang walang magawa. Yun, nakita niya na pwede na ulit, merong mga sessions na ulit. So we started to look
sa website at yon nakausap namin si coach. Tapos yon, first experience was very nice kasi sa Pagudpod. Tapos pumunta kami doon, magka-camping and everything. So parang ay wow, ang fun naman. Sa freediving kasi actually, meron nag-invite sa akin before na kasama ko din sa office na nakapag-intro na rin siya with freediving. And then ako naman, parang gusto ko i-try siya. Pero yun nga, kasi takot ako sa dagat. Siguro reason na rin nung ka dahil kakapanood ko ng mga movies about sa open water na may mga na may namamatay or may nakukuha si yung dagat, ganyan. So, yung unang dive namin sa Adunay, Pagudpod. So, ang nangyari noon, parang nung nandun na kami sa may mismong intro namin sa dive, sa free diving, takot ako talagang. Parang ayokong lumusong kasi nga sobrang takot ako noon. Pero nung time na pumunta na kami sa ibabaw nung sa open water na, nung nakikita ko na yung ilalim ng dagat, so clear naman siya, nakikita ko yung mga corals, yung mga different kinds of fishes dito sa, actually dito lang din sa Ilocos natin makikita rin yung ibang yun. Na hindi mo in-expect na meron pala siya dito sa Ilocos Norte. I started freediving way back 2016. Nung nagpunta kasi ako ng Bohol, nakita akong nag-freediving. Tapos ako, parang naka-ano lang ako, naka-life vest. Tapos naingit ako, parang ang galing nilang sumisid. Tapos yon, pagbalik ko ng Manila, nag-search ako ng mga freediving classes. So nakita ko yung C-Zone. And then nag-enroll agad ako. Tapos ayun na, simula nun, parang every weekend na nagda-dive na kami. Sa Batangas, ganun, sa Upper Reef. Kasi doon ako nag-start sa Manila. And then, nung nagka-lockdown kasi, umuwi ako dito. At dahil na matagal akong na-stuck dito, nag-search din ako ng kung may mga free divers dito sa Ilocos. And nakita ko ngayon Ilocos Arena. Doon na, minessage ko si Coach Era. Tapos, doon na ako nag-free diving dito sa Ilocos. Bukod sa mga naging miyembro ng Ilocos Sirena, isa na siguro sa lubos na nasiyahan at natulungan ay ang isang dating mangingisda na ngayoy assistant coach na ng grupo. Siya ni Christopher Cahudoy, taga Badok, 5A Pagsanaan Sur, dito'y Ilocos Norte. Agbibiyagak tiigid ti baybay, di kitinaganak ko ket, aglakla ko lang iti ikan, ket chakmet ket, may sanakmet nga mangalap, so inyo bingak iti pinagkalap, nagiti kakabsat ko, kin nang nangro na kini father ko. Di makialak inga na ti elementary inga na high school, di jamit lang nga ilimi. Intultuloy ko dahi tanga klase ti panagbiag, panagkalap. Kasi iso lang ti kang runaan nga pamuspusan nga pagalan iti pagbiag me kasa nga pamilyaan. So tumultulong ak ti panagkalap, babaen ti papan ko iti rabi or iti bigbigat nga mapanak makikuyog ka dagiti kakadwami nga panagkalkalap di jay kang runaan na numakan kam di jay purpuro. May sa kadagiti friend ko kaya't nagpasuro kini Coach Era. In tugot na idi isuda na panda di Badok Island, tatan masapol dati pagistayan nga pagkampan ti may sa nga rabi. And then suddenly, dayjemit nga friend ko, shakti muna nagtarayan na kasi amuna nga adot ti amo nga pagistayan. And then pinagistay ko isuday may isang kubo nga kuka day ti angkel ko. Tapos isuday dyan, imuna nga inam-am muna ni manong ko, di kakabsat ko, santo shak. Nanipod idiket, rinecruit na akas safety diver na. Hanlang nga shak no, dikit di amin-amin, natulungan amin di dyan. Iso dahil dyan nagtultuloy ti relationship mi nga duwa kini Coach Era. Nai-promote nak ni Coach akas assistant coach wherein no dati new student siya ti i-assign na nga mangisuro kanya dahil tap no ma-enhance pa di skill ko nga mangisuro ka dagiti estudyante or baro nga clients nga sursuro ti free dive. Ano nga ba ang free diving? Ang free diving ay isang paraan ng pagsisid na di gumagamit ng anumang aparato.
Di gaya ng scuba diving na kung saan ang diver ay nakakahinga gamit ang oxygen tank. Sa free diving, lalim ng hininga, lakas ng baga, at kalmadong isipan ang iyong aasahan. Ating diskubrehin ang natatagong ganda ng mundo sa ilalim ng karagatan ng Ilocos Norte. Samahan natin sa paglangoy ang Ilocos Sirena. Underwater is out of this world. Hindi mo talaga iisipin na nasa mundo kang ito kung nasa underwater ka. Sabi nga nila, everyone wanted to go out of space, sa outer space, but dito hindi pa nila nararating yung pinakailalim ng dagat. So that's fascinating para sa akin. Sa unang tingin, masaya at exciting ang free diving. Pero paalala ni Coach Era na kapag hindi ka maingat at kalmado, maaring mabasag ang iyong eardrums, maubusan ka ng hininga at magka-hypoxia. There is blackout na nangyayari kasi if you're holding your breath too much for too long, is mahihimatay ka. So, yun, nag-blackout ako for the very first time. And then, pagka mulat ko, umuubo na ako. And then yung kasama ko na safety ko na naghihintay sa akin sa surface, siya na yung umiiyak kasi hindi na daw ako, parang hindi na ako humihinga. But then after few or several seconds, then babalik lang din. So magkakaroon lang ng hypoxia, kumbaga. So blackout yung karaniwan or common name sa amin. Sa ngayon, may 3 dive spot na itinuturing ang grupo ng Ilocos Sirena. Ito ang Badok, Curimao at Pagudpud. Ayon kay Coach Era, iba-iba ang hatid na atraksyon ng bawat isa. Dito sa Ilocos Norte, maraming dive spot dito. So, nung una, sa Pagudpud lang ako. And then, sumunod ako dito sa Pangil. And then, this year, nag-concentrate ako sa Badok. And for me, iba-iba sila yung pinapakita when it comes to underwater scenery. Para sa akin, I'm not being biased, pero pinakamaganda sa akin yung Badok Island. Kasi bukod sa white sand siya, magaganda yung corals doon, magaganda yung fish doon, marami kang makikita ng fish. Like, also may octopus and at the same time, may sea turtle din doon. And pangalawa para sa akin is Pangil. Pangil Rock Formations, medyo kasabayan niya si Pagudpud kasi they have the same underwater scenery. Pero ang nagagandahan ako dito sa Pangil kasi hindi mo na kailangang lumayo para mag-dive ng malalim. And at the same time, andito yung School of Anchovies. Sobrang dami nila. Yun yung pinaka-attraction at saka yung mga caves. Yun yung maganda. While in Pagudpud naman,
is andun naman yung malalaking kanal, tinatawag namin na parang valleys. So, pwede kang magsusuot-suot doon in between ng mga rocks. So, yun yung mga pinaka-challenge. Ito kasi yung nangyayari sa free diving. When you know how to hold your breath and you know how to play with your mind, hinahanap mo na yung challenge na dapat kakayanin mong malusot yung caves or kakayanin mong malusot yung mga maze underwater. Bagamat bago pa lamang na may tuturing na tourist attraction ang free diving dito sa Ilocos Norte, tiwala si Coach Era na malaki ang potensyal na maging diving destination of the North ang probinsya. Isa sa pinaka-mission ko is to make Ilocos Norte as diving destination of the North. So, ngayon, masasabi ko na maliit pa yung community ng free divers dito. And someone who knows underwater, humihingi lang siguro ko ng tulong na sa community na makipag-cooperate when it comes to conservation ng underwater natin. Kasi I know in the future, medyo matagal-tagal pa para magawang diving destination of the North, pero makakayanan natin kasi that will bring livelihood. Not just for the families or community along the coastal, but for the whole Ilocos Norte. Maswerte ang Ilocos Norte dahil nabiyayaan ito ng iba't ibang uri ng tourist destinations. Ika nga nila, from ridge to reef. At gaya ng lahat ng biyaya, kailangan natin itong pangalagaan, pagyamanin, at ipagmalaki. Daytoy ti free diving, barong ay pagpanpanakel ni Ilocano. Manipo damyanan, aging ganat abagatan, umay kayon kakabsat, intay itag-ay ti kinatan-ok ni Ilocano.